Matapos ang matinding pagbaha sa Marikina, problema naman ngayon ng maraming residente ang iniwan itong makapal na putik. Balita natin ni EJ Gomez. Halos di na makita ang I Love Marikina signage noong manalasa ang hanging habagat na pinalakas ng bagyong Karina nitong nakaraang mga araw. Wala na ang bagyo at nakaraos na sa matinding pagbaha ang mga residente. Pero problema naman daw nila ngayon ang makapal na putik. Perwisyo at delikado ito para sa mga residente. Pero tiis-tiis daw muna para makabiyahe at marating ang kanilang pupuntahan. Gaya ni Salvador na nakabisikleta papasok sa trabaho. Sobrang hirap talaga ma'am kasi mutay ka lang masimple lang din. Kasi gilag-gilag ito pa, mabilis po yung ano ko pababa. Hindi ko akalain ganito yung baba. Tulat nga po ako eh. Oo. Na ganito yung daan. Wala kasing harang dito sa kanto eh. Paano yan? Putik na yung ano mo? Pagkatsagaan na lang po. Ganyan din ang sinapit ni Charles na sakay ng motorsiklo. Galing po kami sa Ampid, San Mateo. Pumunta po dyan sa bayan ng Marikina para bumili ng pagkain. Putik na kami maano dun eh. Masimple lang dun eh kasi hindi namin alam na makapal po pala yung putik dito. So, ayun, lilinisin lang. May ilan naman na napilitan na lang magpaa sa pagsuong sa makapal na putik. Libo-libong residente pa rin ang nananatili sa mga evacuation centers sa Marikina. Sa H. Bautista Elementary School, mahigit 3,000 individual o mahigit 600 pamilya ang nananatili sa mga classroom at capsule tents. Ang bahay namin, isang palapag lang. Pinasok talaga ng tubig. Sus, malalim. Tapos mga putik. Wala po kami na isalbang mga gamit. Lahat po lubog. Lahat po inanod po. Kahit damit, wala po ma'am. Masa ngayon po, hindi pa po kami naglilinis, hindi pa po kami umuwi. Wala po kuryente, hindi po kami makapaglinis ng bahay. Pasado alas 4 ng madaling araw, dito sa Patola Street, Barangay Tumana, nananatiling madilim at walang kuryente. Ayon sa otoridad, ito yung nag-iisang barangay na sinisikap pa nilang ibalik yung kuryente matapos ang pananalasa ng bagyong Karina. Minamadali na raw ang pagsasaayos ng mga poste ng kuryente na naapektuhan ng bagyo. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso Abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.